ulam namin. Bitin. Pagpahaba sa buhay. Buksan sa Hebrews 13 verse 2. Nagsasabi, ayaw pa mo paghikalimot sa pag-abi-abi o mga dumuloob. Kay pinaagi ni ini, may nanagpaka-amuma o mga manulunda sa wala lang nila tibaloy. We don't know. Baka yung mga tao pala na nandilimot sa atin, yung mga tao pala na nanghihingi ng tulong sa atin, are angels of God. Hindi natin alam na sa bawat araw na nakakasalamuhan natin ng ibang tao, merong ginagamit ang Panginoon. So, sa bawat araw, itry po natin tumulo. Try natin magbigay. So, sinabi din dito, be not forgetful to entertain strangers. Kahit pa hindi natin nakakilala. Yun nga yung sabi ko, nung pumunta kami dito sa kilometer 27, ano kaya kasabihin namin sa ibang tao kasi hindi nila matindihan. So yung palagi namin memorize, mukupiya mo sulong, mukupiya mo hapon, mukupiya mo resilong. Yan yung palagi namin sinasabi. Magsasmile lang kami sa mga tao dyan, tapos ngiti-ngiti lang. Pero sabi ko, hindi ko na alam kung ano yung sasabihin ko. Bakit? Kasi hindi ko alam kung ano yung lingwahe ng mga ataman ako. Pero nakikita ko sa kanila, kung kayo'y humihingi sa kanila, hindi lang sa salita ang bawat tao sa atin ang magkakaintindihan, kundi the way tayo tumingin sa kanila. How the way we smile to other people. So sana po nung maging panalangin din para sa ibang tao. And then number four, lastly, God is pleased. So sinabi sa Hebrews 13 verse 16, ayaw ninyo pag ikalinte ang pagbuhat o maayo o ang pagkamagihatagon kay ang maong mga halad mapapahimuot sa Diyos. Sinabi, do not be forget to do good and to help one another. Magtulungan tayo because these are the sacrifices that please God. Grabe man yung sakripisyo natin sa mundo nito. Pero ang Panginoon ang magbabayad sa atin. At alam niyo po ba kung ano yung bayad ng Panginoon sa atin? So tingin niyo po, ano yung bayad sa atin ng Panginoon? Eternal life. Ang buhay na walang hanggan. So, if we give, kung tayo magbigay, ang Panginoon ay nag-promise na magbibigay sa atin double measure. Nag-double din pa niya. Therefore, kailangan natin na manalig sa bawat araw sa Panginoon at ang pagbibigay natin ng tithes and offering also at ang pagpapaniwala natin sa kanyang mga nakasulat sa Biblia, lahat ng nakasulat sa Bible, ay yun po yung kailangan natin sa panghuling araw. So we must trust His words. Kailangan natin maniwala sa bawat nakasulat sa Biblia nito. Dahil kung tayo nagdadaot sa Panginoon, walang mangyayari. So, ang kauna-unahan natin ibigay, dahil sa ating message ay by giving, let us give first ourselves to the Lord. Ibigay natin ng buong buo yung buhay natin sa Panginoon. Panginoon, gamitin mo ako sa iyong ministry. Gamita ako sa iyong bukas. Lord, hindi ko alam kung paano gawin ito, pero alam ko na magbibigay ka ng sagot sa lahat ng panalangin ko at ako ay isa sa makapagtulong sa ibang tao. So, sinabi rin po sa Matthew 25:40, kung meron kayo mga Biblia, Matthew 25 verse 40.
lang matubag ang hari nga nagaingon sa pagkatinoon, magaingon ang paninyo nga maingon nga dibuhan ninyo kini ngadto sa usa sa mga tanging nga lumang. Akong mga igsoon, dibuhat usab ninyo kini kanako. So the king will reply, I tell you wherever you do this for the one or the least important of these followers of mine, you do it for me. So kung tumulong man po tayo sa ibang tao, tinulungan din po natin ang Panginoon. Amen. So, bago po ako umupo, sinabi din dito sa 1 Corinthians 2:9, 1 Corinto 2:9, apan ingon ng sulat, ang wala makita sa mata, ni madumog sa dulunggan, ni musantok sa kasing sa tao, ang gitatagna sa Diyos alang kanila na nahigugma kanila. So, meron po akong story bago ako umupo. Meron isang story na palagi ko rin pinapanood. Isa tong Thai story galing sa Thailand. May isang bata na ang kinawa niya, nagnakaw siya ng gamot. Hindi ko alam kung baka nakita ng iba sa inyo. Nagnakaw siya ng gamot at kailangan nung nanay niya kasi nagkasakit yung nanay niya. And then one day, isang araw po, inabol siya nung nagbebenta na sinabi niya, oh, kawatan, ganito ganyan, hulihin niyo. And then, may isang tatay na humawak sa kanya. Tapos sinabi ng tatay niya, wala ka bang pera, ganito ganyan. Tapos syempre, yung bata na yun, nahihiya kasi nga, nagdakaw siya. Pero yung ginawa ng tatay na yun, binayaran niya. And then, binigyan niya ng veggie soup. Tapos, after ng ilang years, maraming taon na kalipas, yung tatay na yun na tumulong sa bata, ano lang siya, bigla lang siyang natumba. And then yung anak niya is umiyak kasi nga yung tatay niya is nasa hospital na. And then ginawa nila dahil meron silang parang munting karinderya, binintayo ng anak niya kasi wala silang pambayad sa hospital. At yung kailangang bayaran dun sa hospital, kung sa pera asa natin, I don't know, 100,000 or a million, kung ano, kasi bat yun. Nagproblema yung anak niya, syempre, sino ba naman ang problema na mahal yung bayarin, babayarin niyo sa hospital. Pero, isang araw, nagising yung anak, yung babaeng anak ng tatay, na nakalagay na sa papel, na wala na siyang babayaran. Zero. Yung ano nila, bill nila sa hospital, sila nung nabayad. At may nakalagay doon sa ilalim, yung binayad sa hospital, binayaran yun na 30 years ago. Binayaran yun 30 years ago pa lang nung tatay ay tumulong sa kanya. At alam niyo po ba kung anong nangyari doon sa bata na tinulungan ng tatay? Siya yung doktor nung tatay. So sinabi niya, 30 years ago, binayaran mo na yung kung ano man dito with just a veggie soup at yung painkiller, yung gamot na ibinigay ng tatay sa kanya. So we don't know, hindi natin alam. Maybe after 10 years, after 20 years, after 30 years, kung ano pa man, ilang taon pa man makakalipas, hindi natin alam. Yung tinulungan para natin ay baka tumulong din sa atin. So just by doing, we don't know how the Lord will help us, how the Lord will change someone to help us also. Hindi natin alam, hindi sa bawat oras tayo ang tutulong. Merong oras na tayo rin ang tutulong. So sana po, sa message na ito, matutunan natin na ibigay natin ang sarili natin sa Panginoon. And of course, by giving and by helping other people. Because we don't know, God will answer those things. Ang Panginoon ang sasagot sa lahat ng mga pinipray man natin. Ang Panginoon ang magbabayad sa atin sa tamang oras. And yung ibabayad sa atin is eternal life. Ang buhay na walang hanggan. So sana po sa araw na ito tayo ay na-bless sa gustong ipakat ng Panginoon sa atin na minsahe sa araw na ito. And sa muli, happy sa araw sa ito. Amen.
kababayan. Dito yung mga kasama mo. May mga bisita din kami taga Makula. Ulam namin. Bitin. Pagpahaba sa buhay. Yung kapatid ko. Pinsan.